Happy birthday, Jasmine! Niyakap at bineso ni Fatima ang kaibigan si Jasmine. Nang makarating sila sa birthday party nito, ibinigay naman ni Zion ang dalang regalo para sa kanilang kaibigan. I'm so happy na nakapunta kayo. Halika kayo, tuloy! Masayang pag-welcome naman ni Jasmine sa mga ito. Pumasok si Zion at Fatima sa loob ng bahay ng kaibigan habang dinig na dinig ang malalakas na hiyawan at sayawan ng mga iba pang tao at mga bisita. Samot-saring alak at mga handa ang mga nakahilera para sa mga dumalo. Enjoy the party, guys! Let's go! Nakangiti habang tinititigan ni Fatima ang mga nagsasayang tao nang tingnan niyang bigla si Zion. He's holding his phone at tila may sinagot ito. Babe, sino yang? Hindi na nga natuloy pa ni Fatima ang tinatanong nito nang senyasan siya ng palad ni Zion para tumahimik. Maya-maya rin ay naglakad ito palayo dahil sa ingay ng mga taong nandoon. Hindi na sinundan pa ni Fatima ang boyfriend dahil sa tingin niya ay importante yun. Nang makihalubilo si Fatima sa iba pa nilang mga kaibigan ay nakipagkwentuhan at nakipag-inuman din siya sa mga ito. Ngunit nagtataka na siya kung bakit hindi pa rin bumabalik ang nobyo. Excuse me. Nagpaalam muna siya sa mga kaibigan bago ito umalis. Hinanap niya si Zion sa lugar kung saan ito nagpunta. Babe? Zion? Tawag niya rito habang patuloy sa paghahanap. Huminto siyang saglit at sinubukan niyang tawagan ng boyfriend pero hindi rin ito sumasagot. Nasaan na ba yun? Tanong niya sa sarili. Hindi tumigil sa pagtawag at paghahanap si Fatima hanggang sa mahinto na lang siya nang makita sa may di kalayuan ng kotse ni Zion. Siningkitan niya pa ito nang tingnan upang siguraduhin kung yun nga yun. Ano namang ginagawa niya ron? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Pinuntahan niya ang lugar kung saan nakapark ang sasakyan sa tapat ng isang resto. Maingat siyang nagtago at sumilip sa babasaging pader ng restaurant. Nakakunot pa ang noon niyang hinanap ang kinaroroonan doon ng boyfriend. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita niya ito habang katapat ang isang napakagandang babae. Hawak-hawak ni Zion ang kamay ng babae sa ibabaw ng mesa habang nakangiting nakikipagkwentuhan dito. Ang mas lalong ikinabigla niya ay ang ginawa nitong paghalik sa kamay ng babaeng yun. Agad umalis sa pagkakasilip si Fatima at napasandal sa pader. Ramdam na ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at kusa na lang ding pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Tinatanong niya ang sarili kung bakit kaya yung gawin sa kanya ni Zion. Totoo bang nakita niya? May kasama itong ibang babae? Hindi na muling sinili pa ni Fatima si Zion at ang babaeng yon at muling bumalik sa party ng kaibigan. Patuloy pa rin pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang pilit niya itong pinupunasan. Ayaw niyang magpakita na ganito ang hitsura niya. Oh, Fatima, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap pa. Tanong ni Jasmine sa kanya. Nag-CR lang. Sorry, medyo humihina na ako sa alak . Pagdadahilan ni Fatima. Ay, ganun ba? Naku, mukha kang nahihilo ka na . Kaya mo pa ba? Tanong ni Jasmine ngunit isang pagngiti at pagtangulang ang itinugon niya. Gamitin mo na lang yung vacant room doon sa taas. Magpahinga ka muna ron. Agad namang pinuntahan yun ni Fatima matapos niyang magpaalam sa kaibigan. Nang makapasok sa loob, nilak niya ang pinto at saka nahiga sa kama. Doon ay ibinuhos niya ang matinding pag-iyak habang patuloy na iniisip ang kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala. Paano mo ako nagawang lokohin, Zion? Tanong niya sa sarili para sa kanyang kasintahan. Sa kabila ng mga pag-iyak niyang yun, ay nakaramdam siya ng antok. Ilang sandali pa nang hinayaan niya ang pagod sa pag-iyak at nagpahinga. Bigla na lang nagising ang diwa ni Fatima nang maramdaman niyang may yumakap mula sa likuran niya. Dinig niya ang tinig ni Zion. Nakaramdam ka agad siya ng galit, ngunit hindi siya gumawa ng kahit ano at nagpanggap lang na natutulog.
I'm sorry, babe. Dinig niyang sambit ni Zion kahit tila mamaus-maus na ang boses nito. Marahan siya nitong hinahalikan pero hindi siya tumugon. Tanging ingus lang ang ginawa niya at nagpanggap pa ring natutulog. Hinayaan niya kung may sasabihin pa ang binata ngunit tila nakatulog na rin ito. Anong ibig sabihin niya sa pagsasorry niyang yun? Tanong ni Fatima sa kanyang isipan. Ngunit maya-maya lamang ay muling kumilo si Zion. Muli siya nitong hinalikan at mas naging malalim yun. Hindi niya nalang inaasahan ang sumunod pang nangyari. Ginawa ni Zion ang hindi inaasahan ni Fatima. Sa kabila naman ng matinding pagtatampo niya, ay hindi siya nagdalawang isip pa noong ang kininsya ng boyfriend. Hinayaan niya ang nobyo na gawin ang nais nito sa kanya at kusang loob siyang nagpaubaya. Nagising na lamang si Fatima na walang suot na damit at hindi na rin niya nakita pa ang nobyo sa kanyang tabi. Maya-maya, nang makapagbihis at makapag-ayos, ay tinungo niya ang kaibigang si Jasmine kung nakita ba nito si Zion. Oo, kaso maaga siyang umalis eh. Ang sabi niya, may importante siyang pupuntahan. Bakit? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Tanong naman sa kanya pabalik ni Jasmine pagkatapos nitong magpaliwanag. Ngumiti lang ng marahan at nagpaalam kalaunan si Fatima sa kanyang kaibigan. Nag-commute na lang ito pa uwi sa inuuwian niyang apartment. Nang matapos ay kaagad niyang pinuntahan ang mansyon ng pamilya ng nobyo upang hanapin ito ngunit ang tanging sabi ng mga kasambahay, umalis ang pamilya para sa isang ginaganap na okasyon. Hindi na nagpumilit pa si Fatima at umuwi na lang sa tinutuluyan niya pagkatapos. Sa buong maghapon na dumaan at sa bawat pagkilos niya ay hindi niya maiwasang hindi mapaisip kung saan at ano ba ang ginagawa ni Zion kasama ng pamilya nito. Inaamin niya sa sarili na wala siyang tiwala sa pamilya ni Zion. At dahil din sa pag-iisip na yon, ay nakabuo ng pagkabigat-bigat sa dibdib si Fatima. Lumipas ang isang buwan, nalaman na lang ni Fatima ang kalagayan niya matapos makumpirmang nagdadalang tao siya at si Zion ang ama. Balak niya itong sabihin sa nobyo, ngunit napapansin ni Fatima ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Isang gabi na lang nang muling lumabas si Zion at Fatima para mag-dinner. Pansin ang dalaga na tila wala sa sarili ang nobyo. Tila may iniisip pa itong mas malalim. He's physically present, but mentally, he's absent. Babe, ayos ka lang ba? Tanong niya sa kanyang nobyo. Oo naman. Yes, babe. Hindi umiimik at tiningnan muna ni Fatima ang nobyo hanggang sa may namuong tanong sa isipan niya. May problema ba? Hindi agad tumugon si Zion. Sa halip ay bakas ang kilos at tingin nito na tila hindi napapakali. Parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya ito masabi sa kanya. Babe, kinakausap kita, may problema ba? Pag-uulit ni Fatima. Imbis na sumagot ay bigla na lang tumayo sa kanyang upuan si Zion at naglakad ito paalis. Nagulat si Fatima sa inastang yun ng kanyang nobyo, kaya't dali-dali niya itong sinundan. Bago pa lamang ito makalabas ay mabilis niyang hinarangan ang daraanan nito. Zion, ano ba? Bakit ba ganito ang inaasta mo sa akin? Inis na tanong niya. Dahil rin sa kanyang nararamdaman, ay hindi niya mabatid ang pagtaas ng tono ng kanyang boses. Kaya't may mga tao sa loob ng resto ang tumitingin sa direksyon nila. Fatima, itigil na natin to. Tila na nahimik ang paligid nang marinig ni Fatima ang may kahinaang tonong isinaad ni Zion sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Pagtatanong ng dalaga para makasigurado sa kanyang narinig. Tiningnan na lamang siya ni Zion sa mga mata at bakas ang lungkot sa mga yun. Itigil na natin to. Walang mangyayari sa relasyon natin kung ganito lang din tayo. Paliwanag ni Zion. Hindi naman makapaniwala si Fatima sa kanyang narinig. Totoo ba ito? Nakikipaghiwalay sa kanya ang kanyang nobyo? Nakikipaghiwalay ka sa akin? Bakit, Zion?
Anong rason mo para gawin mo sa akin to? Hindi mo na ba ako mahal, ha? Mga tanong ni Fatima. Hindi naman kaagad nakasagot si Zion, bagkos ay napahilamos lang ito sa mukha niya. Malapit na akong ikasal, Fatima. Panini mo lang magpaliwanag ng binata. I'm going to marry a lady who was chosen by my parents. Kailangan ko siyang pakasalan. Kailangan ko siyang mahalin, Fatima. Kailangan dahil... Kailangan. Hindi maintindihan ni Fatima ang ipinapaliwanag nito. Ngunit mas hindi niya naiintindihan kung bakit ganun kadali kay Zion na palitan siya upang sundin lamang ang mga magulang nito. Ipagpapalit mo ko kung ganun, nang ganun-ganun lang, para lang masunod ang gusto ng mga magulang mo, ha? Hindi na napigilan pa ni Fatima ang maiyak at sinimula na niyang hampas-hampasin si Zion. Hindi naman pumalagang pinata at hinayaan niya na lang ito. Hindi nababatid ng dalawa na maraming taong nakatingin at pinag-uusapan na sila dahil sa iskandalong ginawa niya. I'm sorry, Fatima. Tanging sambit ni Zion bago ito tuluyang umalis. Iniwan nito ang nobya sa kinaroroonan nito habang umiiyak sa harap ng maraming tao. Halos pinagtitinginan at pinagbubulungan na siya, ngunit hindi niya na lang ito pinapansin. Mas nangunguna kay Fatima ang nararamdamang sakit sa ginawa ni Zion sa kanya. Sinubukang puntahan ni Fatima ang bahay ng nobyo para makipag-usap ng maayos dito. Baka nadadala lang talaga ito ng takot sa mga magulang nito. Nang makarating ay wala siyang naabutan doon. Sinabi sa kanya ng gwardiya roon na umalis at pumunta ng ibang bansa ang pamilya para doon magpatakbo ng negosyo at doon ikasal ang binatang anak ng mga ito. Tuluyang nasira ang damdamin ni Fatima. Gusto niyang humagulgol ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang sundan ang nobyo sa kung saan ito napadpad na bansa ngunit alam niya na kahit gawin niya man niya iyon, mas mangunguna pa rin ang pagsunod nito sa mga magulang nito. Bakit mo to ginawa sa akin, Zion? Ang palaging tanong ni Fatima sa kanyang sarili. Dinamdam niya ang ginawang yun ng binata sa kanya. Ngunit dahil sa nagdadalang tao siya, ay hindi yun ang pinangunahan niya sa kanyang kalooban. Ipinangako niya sa sarili na aalagaan at mamahalin niya ang anak, kahit siya na lang mag-isa. Pagkatapos ng siyam na buwan, ay naipanganak na ni Fatima ang kanyang kambal na sina Von at Bonita. Hindi siya makapaniwala na nakayanan niyang ilabas ang dalawa niyang anghel. Kasama niya ang kanyang ina at ama na sobrang alalang-alala sa kanya. Congratulations po, ma'am! Sambit ng nurse kay Fatima. Tuwang-tuwa at hindi naman maibilang ang sayang na idulot ng kambal na anak ni Fatima sa kanya. Tuwang-tuwa rin ang kanyang mga magulang sa paglabas ng kanilang apo. Kung noon ay labis ang naging galit nila sa pag-iwan ng nobyo nito sa kanya at mga anak nito, ay ipinagsawalang bahala muna nila yon upang maalagaan ang mga bata. Nang dumating ang araw upang umuwi na sa kanilang bahay ang mag-iina, ay halos inilaan nila ang buo nilang atensyon sa kambal. Hindi nila hinahayaan na sa buong araw ay hindi nila ito mahawakan o mabigyan ng atensyon. Mahal na mahal ng pamilya ang mga bagong anghel sa kanilang buhay. Samantalang, hindi naman maipagkakaila ni Fatima na mahal pa rin niya si Zion kahit nawala na ito sa kanilang piling. Ngunit para mapanatag at binibigyan niya ng rason ng sarili kung bakit dapat niya itong kalimutan. Alam niya sa sarili na walang kwenta ang pagmamahal na nararamdaman niya dahil wala naman sa piling niya ang lalaking minamahal niya. Hindi siya nararapat sa kanya o maging sa kanilang mga anak. Lumipas ang 7 taon, maayos at naging payak ang pamumuhay ni Fatima kasama ang kanyang mga anak na sina Von at Bonita. Ang ina na lamang ng dalaga ang tangi nilang nakakatuwang dahil ang ama ng tahanan ay napayapa na ang buhay. Doble kayod si Fatima para sa mga anak. Halos araw at gabi ay palagi niyang inaatupag ang paghahanap ng maaaring pagkakitaan para hindi sila magkulang sa pang-araw-araw.
Von, Bonita. Tawag ni Fatima sa mga anak, kaya't dali-dali namang nagsipunta ang mga ito sa kinaroroonan niya. Hali kayo, kain na tayo. Sabi niya sa mga ito, kaya't nagsipag-upo na nga ang kambal sa mga respetadong mauupuan doon. Mama, malapit na po pala ang birthday namin ni Von. Excited na po ako. Masayang bungad ni Bonita nang maalala ang kaarawan. Magsipag pa kayo at magpakabait ha. May mga regalo kayo sa akin. Pangako ni Fatima sa mga anak. Halos matuwa naman ang kambal sa sinabing yon ng kanilang ina. Kaya't sinigurado na nila ang bili nito. Ibig sabihin po ba nun ma, makikita na po namin si pa... Kumain ka na Von. Pagpapatigil ni Fatima sa balak sabihin ng anak na si Von. Huminga na lang ng malalim si Fatima dahil alam niyang hindi niya maisa sa katuparan ng pinakahahangad na pangarap ni Von ang makita ang totoong ama nito. Nagsabi noon kay Fatima ang anak nitong si Von na naiinggit siya sa mga kaibigan at mga kaklase nito dahil may kasama silang tatay noong nagkaroon ng palaro sa kanilang eskwelahan. Kaya't nagtataka siya kung nasan ang tunay niyang ama. At simula nun ay madalas niyang tinatanong sa ina kung nasan nga ba ito at kung magkikita pa kaya sila nito. Nakita ni Fatima ang pagkalungkot ng kanyang anak na si Von nang patigilin niya ito sa sinasabi. Masakit para sa kanya na makita na ganun ang kanyang anak, ngunit alam niya naman yun sa kanyang sarili na kahit gusto nitong ipaharap si Von sa kanyang tunay na ama ay hindi naman niya alam kung nasan na ito ngayon. Sigurado na siya na may sarili na rin itong pamilya. Nang matapos kumain ay nagsipasok na sina Von at Bonita sa eskwelahan at hinatid sila ng manong driver. Sa huling sandaling yon ay pansin pa rin ni Fatima ang pagkalungkot ng mga anak. Kawawa naman ang mga apo ko. Sabik na makita ang ama. Sambit na lamang ng ina ni Fatima nang makaalis na nga ang mga bata. Kahit naman po gusto ko eh. Hindi ko naman po alam kung saan hahagilapin yung lalaking yun. At saka, isa pa po, hindi naman po nila kailangan ng ama. Hindi naman po nagpakaama si Zion sa kanila. Manggagamit lang siya. Sa tono ng pananalitang yun ni Fatima, ramdam na ramdam ng ina nito ang bungso ng galit sa kanyang nararamdaman. Kaya't hinaplos niya ang likod nito bilang pagpapakalma. Anak! Naiintindihan ko ang galit mo kay Zion. Ngunit intindihin mo rin sana ang mga anak mo. Eh kahit naman ano pa ang galit mo sa lalaking yon. Eh siya pa rin naman talaga ang tunay na ama ng mga anak mo. Nay, anak, ramdam mo naman siguro kung gaano kasakit ang mawala ng ama, hindi ba? Pero swerte ka kasi nakasama mo ang ama mo bago man lang siya kunin ng Diyos. Pero ang mga anak mo... Hindi pa nakakasama ang ama nila. Kaya't sana intindihin mo ang nararamdaman ng mga anak mo. Hindi na nakaibig pa si Fatima sa sinabing yun ng kanyang ina. Nakakaramdam siya ng konsensya sa pagkakataong to para sa mga anak. Pero paano ko naman po gagawin na makita nila ang ama nila, ma? Tanong niya sa ina, ngunit hindi ito tumutugon. Hindi na nga rin nakaimik pa si Fatima at nag-isip ng maaari niyang gawin. Nang matapos ang klase ng mga anak ni Fatima, ay pinuntahan niya ang mga ito sa silid kung saan ay nagbibihis na ang mga ito. Mga anak, tawag niya sa mga ito nang makapasok siya ng kwarto. Sabay na napalingon sa gawin niya ang mga ito. May sasabihin sana ako sa inyo. Dugtong pa niya. Ano po yun, ma? Tanong ni Bonita habang si Von naman ay nananatiling tahimik lang. Lumapit si Fatima sa gawin ng kanyang mga anak at pinantayan ng mga ito. Tungkol ito sa papa niyo. Tila nagningning ang mga mukha ng kambal nang sabihin yon ang ina sa kanila. Ano pong balita? Pupunta na po ba siya sa birthday namin, mama? Sabay nilang tanong. Matagal ko na sanang sinabi to sa inyo pero hindi ko magawa kasi hindi ko kaya eh. Paninimula niya. Pero ngayon, alam ko na maiintindihan na ninyo ako.
Naalin po ba yun? Tanong muli ni Bonita. Matagal nang patay ang papa ninyo. Hindi makapaniwala sina Bonita at Von sa sinabing yon ng kanilang ina. Marahang nanlaki ang kanilang mga mata at nagtinginan sa isa't isa habang tila bumigat din ang kanilang mga nararamdaman. Imposible po. Kaya hindi ko masabi-sabi sa inyo dahil natatakot ako. Kaya kahit anong gusto kong gawin para matupad ang pangarap nyo, hindi ko talaga magawa. Naiyak lang ng kusa ang dalawa nang tila maniwala sila sa sinabi ng kanilang ina na si Fatima sa kasinungalingan nito. Niyakap ng mahigpit at pinatahan naman ni Fatima ang mga anak. Alam niya na ito lang ang paraan para matahimik na ang buhay nila. Paulit-ulit niyang sinasambit sa sarili na kahit kailan ay hinding-hindi nila kakailanganin si Zion sa buhay nila. Tinuunan ni Fatima ng atensyon ang mga anak dahil alam niyang masakit para sa mga ito ang kanilang nalaman. Kahit na ang totoo ay gawa-gawa niya lang naman iyon. Hindi rin kalaunan nang sabihin ni Fatima sa ina ang sinabi niya sa mga anak. Ano? Bakit mo naman ginawa yon, Fatima? Sinasaktan mo lang ang damdamin ng mga anak mo. Ma, ito lang po ang tanging paraan para matigil ng ilusyon nila sa walang kwenta nilang ama. Intindihin niyo naman sana ako. Ano? Fatima, isipin mo nga yung ginagawa mo. Nasaktan ka na ni Zion. At hahayaan mo rin sa mga anak mo ang sakit na dinadala mo. Ano ka ba naman? Napaka makasarili mo, anak. Dinamdam ni Fatima ang sinabing iyon ng ina. Kaya't agad itong tumayo at akmang aalis. Nang muli ay makarinig na naman siya mula rito. Kahit umalis ka pa ngayon sa harapan ko, hindi mo maipagkakaila sa sarili mo na tinatakasan mo lang ang problemang dapat ay hinarap mo. Tandaan mo, Fatima, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil nalalapit na ang kaarawan ni Navon at Bonita, ay napagpasyahan ni Fatima na bumili ng mga kakailanganin para sa simpleng birthday party ng mga anak. Sinama na niya ang mga ito para sumaya at makalimutan pansamantala ang dinaramdam nila. Mga anak, anong gusto nyo? Mamalengke muna tayo o maglalaro muna tayo? Tanong ni Fatima sa mga ito. Maglaro po muna tayo, ma. Then after po nun, saka po tayo bumili para diretso alis na po. At least hindi ka po mahihirapan sa pagbibitbit. Suhestyon ni Von. Sige, maglaro muna kayo. Bibili lang ako ng ice cream niyo, okay? Agad namang pumasok sa Quantum si Navon at Bonita at nagpalit ng tokens para makalaro. Samantala, pumunta naman si Fatima sa ice cream shop upang bilhan ng ice cream ang mga anak. Habang abala siya sa pagbili ay hindi niya pansin ang lalaking naglalakad sa may kabilang way habang kasakasama ang pinsan nitong binata. Bakit ba kasi nandito tayo sa mall? Dapat nag-outing na lang tayo para mas enjoy. I have to buy what moms like. Alam mo namang gustong-gusto niya rin ang iced coffee rito sa mall. Ay, naku talaga insan. Alam mo Zion, minsan hindi kita maintindihan kasi... Aray! Agad napadaing ang pinsan ni Zion nang bigla niya itong hinawakan ng mahigpit sa braso. Napatigil si Zion sa paglalakad nang makita mula sa di kalayuan ng taong hindi niya inaasahang makita. Fatima? Sambit niya sa kanyang sarili. Ano? Nandito si... Fatima? Di rin makapaniwalang tanong ng kanyang pinsan. Nakita nila si Fatima na may daladalang dalawang baso ng ice cream at papunta ito sa isang palaruan. Let's follow her! Sambit ni Zion at saka na una nang naglakad. Hindi na nakaimik pa ang pinsan nito at sinundan siya. Nakita na lang nilang dalawang pagbibigay ni Fatima ng dalawang ice cream sa mga bata at saka niya ito hinalikan sa mga pisngi nito. Samantala, hindi naman makapaniwala si Zion sa nakikita niya. Mukhang may asawa na si Fatima, insan. Sambit ng kasama ni Zion habang ito ay nananatili pa rin sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala si Zion. Ine-expect niya na sa muling pagdating niya sa Pilipinas ay mahahanap at magkakabalikan pa sila ni Fatima. Ngunit sa nakikita niya ay tila nawala na siya ng pag-asa. Let's follow her.
I want to know where she lives. Sambit pa ni Zion. Ano? Teka lang, baka mamaya makita ka ng asawa niya tapos magtaka. Mapapaway pa tayo nito eh. Gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Sambit ni Zion at saka hinarap ang pinsan. Kahit yun lang. Hindi na umimik pa ang pinsan ni Zion dahil sa sinabi niya. Sa halip ay sinundan na lang nila kung saan umuwi si Fatima kasama ang nakita nilang dalawang bata. Samantala, nang makauwi na si Fatima kasama ang kambal na anak ay pinaakyat niya na muna ang mga ito upang magbihes. Nilapag ni Fatima sa ibabaw ng mesa ang mga ipinamili at nagpunas ng pawis. Siya ang maghahanda ng lahat ng ito dahil ayaw niya namang humingi ng tulong sa kanyang ina dahil sa dinamdam niyang salita nito. Nabigla na lang siya nang makarinig ng tatlong katok mula sa labas ng pintuan ng bahay nila. Marahan siyang natuwa dahil lang nasa isip niya ay nagkusang pumunta ang ina para tulungan siya ngunit hindi niya inaasahan ang dumating na bisita. Fatima. Napahinto sa kinaroroonan niya si Fatima at nakatitig sa mga mata ni Zion. Tinatanong niya sa isipan kung totoo ba ang nangyayaring ito. Ngunit sa kabila ng tanong niya sa kanyang isipan ay hindi pa rin niya maalis sa sarili ang tinatagong puot at galit. Anong ginagawa mo rito? Mahina ngunit matalim niyang tanong sa binata sa tindi ng galit niya. I've been looking for you. Umalis ka na, Zion. Hindi na nagawa pang patapusin ni Fatima ang balak sabihin ng binata dahil sa tindi ng galit na nararamdaman niya. Hindi niya napapansin ang unti-unting pagtiklop ng kamao nito habang pinipigilang magwala dahil alam niyang magbubunga yun ng iskandalo. Fatima, please, talk to me. Akmang sasagot si Fatima sa pagpipilit ni Zion, ngunit agad silang napalingon sa gawin ni Navon at Bonita nang magsalita ang mga ito. Mama, sino po siya? Sandaling hindi nakaimik si Fatima at nginitian ang mga anak bago ito pumunta sa gawi nila. Mga anak, magsiakyat na muna kayo. Tanging tugon niya sa mga bata. Habang pinapaakyat ay lumingon siya sa gawi ni Zion. Kinakabahan siya na baka malaman nito na anak nila si Von at Bonita dahil sa titig niya sa mga bata. Magagalit ang papa niyo kapag nakita niya kayong ganyan. Pagsisinungaling nito upang maipakita kay Zion na kunwari ay may kinakasama siya. Pero ma, wala po kaming... Opo, aakyat na po. Tanging na itugon na lang ni Von nang palihim siyang pinagalitan ng ina. Pagtapos nito, hinarap muli ni Fatima si Zion. Zion, umalis ka na. Hindi na kita kailangan dahil may sarili na akong pamilya. Marunong ka sanang lumagay sa lugar mo. Marunong ka sanang rumispeto. Aniya sa binata. I'm not gonna ruin your family. I'm here to apologize for what I've done. I know that you're mad at me but... Eh alam mo naman palang galit ako sa'yo eh. Muling pagtutol ni Fatima sa pagsasalita ni Zion. Buti naman ngayon nare-realize mo kung anong ginawa mo sa akin noon. Lumapit ng kaunti si Fatima kay Zion habang matatalimang pagkakatitig sa mga mata nito. Pansin naman ang binata na may namumuong luha sa magkabilang sulok ng mata ni Fatima. Iniwanan mo ako sa ere, Zion. Paninimula niya sa matalim na pananalita. Mas pinili mong sumunod sa mga magulang mo. Hindi nila ako gusto kaya nga ipinagkasundo ka nila sa mayaman, hindi ba? Total ay para ka naman nilang tuta na sunod ng sunod. Ayun, mas pinili mo yung iba kesa sa akin. Habang ako hirap na nag... Sandaling hininto ni Fatima ang pagsasalita dahil madudulas na siya sa kanyang sasabihin. Umalis ka na! Huling sambit niya. That's why I'm here, Fatima. I want to apologize for everything I've done to you. I know it's not enough, pero gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi? Sarkastikong tanong ni Fatima sa kanginisian ng binata kahit na nagluluha ng kanyang mga mata. Ngayon ka babawi sa akin? Hindi ka ba nakikinig ha? May pamilya na ako kaya tigilan mo na ako. Fatima. Lumayas ka na. Tapos na tayo, Zion. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko.
Bulyaw ni Fatima saka pinagtutulak si Zion bago niya ito isinara ang pintuan. Sandaling napasandal si Fatima sa pinto at doon ay naibuhos niya ang bigat na kanyang nararamdaman. Iniyak niya ng iniyak ang sakit, ngunit sandali siyang napatingin sa dalawang bata nang makita niyang nakatingin ang mga ito sa kanya. Kitang-kita niya ang pagtataka ng mga ito sa nangyari. Sumapit ang kaarawan ni Navon at Bonita. At si Fatima at ang kanyang ina ang naghanda ng lahat-lahat para sa isasagawang selebrasyon. Maya-maya pa nga ay nagsimula na ang pagdadaos ng kaarawan ng kambal na si Navon at Bonita. Hindi naman kaagad makapasok si Zion sa takot na baka masira lang niya ang pagsasaya ng mga bata. Ano? Tatayo na lang ba tayo rito? Tanong ng pinsan ni Zion habang nakatingin sa pwesto kung saan isinasagawa ang selebrasyon. I don't wanna ruin their celebration. Walang emosyong saad ni Zion habang nananatili pa rin itong nakatitig sa venue. Hay, sabi ko naman kasi sa'yo kanina eh, huwag na natin ituloy yung pagpunta rito. Sambit ng pinsan ni Zion habang umiiling. Nang muli nitong ibinalik ang atensyon sa pagsasaya ng pamilya sa isinasagawang selebrasyon, ay marahan na lang napakunot ang noon niya. Sandali pa niyang pinaningkita ng tingin ang bawat taong naroon. Bakit ganun? Parang may kulang. Tanong na lang nito sa sarili dahil sa napansin. Takang nilingon ni Zion ang pinsan dahil sa tanong nito. Ano namang kulang? Taka niyang tanong. Sige, tingnan mo ulit sila ron, insan. Sambit nito kaya't muling ibinalik ni Zion ang tingin sa venue. Tingnan mo dun. Nandun yung birthday celebrants, yung nanay ni Fatima, si Fatima, tapos yung ibang bisita nila. Saad nito. And then, what's wrong? Muling pagtataka ni Zion. Hindi mo ba gets? Kulang sila kasi bakit wala yung ama ng mga anak ni Fatima? Tingnan mo, hindi ba dapat kapag ganyang okasyon nandyan at kumpleto ang pamilya? Takang tanong ng pinsan ni Zion. Maging siya ay napaisik na lang. Hindi ka ba nagtataka, insan? Hindi naman nakaimik pa si Zion. Naramdaman niyang muli ang kakaibang nararamdaman niya na kahapong unang beses niyang nakita ang dalawang bata. Why do I feel this way? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Huh? May sinasabi ka? Tanong naman ang pinsan nito. I feel it again. Pumibilis ang takbo ng puso ko tuwing tinitingnan ko yung dalawang bata. Why do I feel this way? Tanong muli ni Zion sa sarili. Anong meaning niyan? Lukso ng dugo? Nang aasar pang tanong ng pinsan ni Zion sa kanya. Nako! Huwag mo sasabihin yan sa harapan ni Fatima ha. Baka rumesbak na asawa nun. Talagang mapapaaway na tayo nito, pinsan. Hindi na inimikan pa ni Zion ang kanyang pinsan at tinuon na lang ang pansin sa panunood ng birthday party ni Navon at Bonita. Hindi niya maipaliwanag ang sarili sa nararamdaman habang nakatingin sa dalawang bata. Iniisip niya na parang tama ang pinsan niya sa sinabi nito tungkol sa lukso ng dugo. Ganong-ganon ang nararamdaman niya. Hinintay ni na Zion at ng kanyang kasama na matapos ang birthday party ng dalawang bata na halos umabot na ng hapon. Nang masiguro na nilang nagsiuwian ang mga tao, ay saka na sila pumunta roon upang bigyan ng regalo ang mga ito. Sinambit ni Zion sa sariling hinding-hindi siya titigil hanggat hindi siya napapatawad ni Fatima. Hi. Nauutal pang bungad ni Zion kaya't humarap sina Fatima, ang kanyang ina, at maging ang dalawang bata. Hindi makapaniwala ang ina ni Fatima na makikita niyang muli ang binata. Anong ginagawa mo rito? Kaagad namang tanong ni Fatima at bakas ang galit sa tono ng pananalita nito. We're here to give these presents to Von and Bonita. Happy birthday, angels! Pagbati ni Zion sa mga bata at saka inabot ang regalo. Akmang kukunin niyo ng kambal nang agad naman silang inunahan ng kanilang ina. Kinuha ni Fatima ang mga yon at saka inihagis sa kung saan. Nabigla ang mga bata sa ginawa niya, ang ina ni Fatima at maging ang pinsan ni Zion. Hindi yan kailangan ng mga anak ko. Alam mo, umalis ka na lang rito. Hindi kanila kailangan, Zion. Sambit ni Fatima sa binata.
Hindi nila kailangan yung regalo mo. Mama! Mama, huwag niyo po siyang awayin! Sambit naman ang dalawang bata. Nakita ni Fatima ang pagkadismaya ng mga ito sa ginawa niya. Kita niya rin sa mga ito ang pagkapahiya. Fatima! Anak! Tawag naman ang ina nito, kaya tiningnan niya ito. Sumenyas lamang sa tingin ng ina ni Fatima sa kanya na tila ang ibig sabihin ay huwag mong gawin sa harapan ng mga anak mo. Sandaling napahinto si Fatima at tiningnan ang mga anak niya. Ngayon niya lamang napansin na masyado siyang nadala sa kanyang emosyon, kaya't kahit ang mga kilos at pangyayari na hindi nila nakikita ay nasisilayan nila. Umalis ka na, Zion! Sambit lang niya habang hindi nakatingin sa binata. Parang awa mo na. Huwag mo na kaming guluhin pa. Akmang magsasalita pa lamang si Sayo nang agad namang pumasok si Fatima sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo kay Mama. Pagod lang po siguro siya dahil sa pag-aasikaso sa birthday party po namin. Sambit ni Von nang makita ang pagkalungkot sa mata ng lalaking si Zion. Ngumiti at ipinakita naman ni Zion sa mga ito na walang problema yun sa kanya. Wait, kukunin ko po yung mga regalo. Sambit naman ni Bonita sa kapinuntahan at kinuha ang mga regalo ni Zion sa kanila. Wow, thank you po! Pasasalamat ni Bonita nang makita ang regalo nito para sa kanya. Isang malaki at malambot na teddy bear na color pink. Wow, ang ganda! Pagmamangha namang sambit ni Von nang makita ang laruan niyang sasakyan na the remote control. Maraming salamat po! Habang abala si Von at Bonita sa pagkamangha sa natanggap nilang regalo mula kay Zion, ay hindi naman makapaniwala ang binata sa nadarama ngayon. Nakakaramdam siya ng totoong kagalakan. Pasensya na kayo ha, kung yan lang ang naibigay ko sa inyo. Biglang sabi ni Zion sa mga bata. Po? Eh ang ganda-ganda nga po eh. First time lang po naming makatanggap ng ganito kagagandang regalo. Sandaling umiti si Zion sa kanila at nagsalita. I'm sure may mga birthday wish kayo. Tell me, baka kaya kong maibigay yung mga birthday wish nyo. Sandaling naglaho ang pagkatuwa ng kambal at nagtinginan sa isa't isa. Saka tiningnan si Zion. Mukhang imposible pong maibigay nyo eh. Sambit ni Von. Bakit naman? Takang tanong naman ang pinsa ni Zion sa mga ito. Ang pinaka-ultimate dream po kasi namin ni Von ay makita po yung papa namin. Palagi po namin kinukulit si mama na hanapin ang papa namin dahil gusto naming maramdaman ang pagmamahal at presensya ng isang ama. Pagpapaliwanag naman ni Bonita. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Zion dahil sa kahilingang iyon ng mga bata. Ngunit sa kabila nito ay may halong pagtataka sa kanyang kalooban. What do you mean? Hindi niyo pa ba nakikilala ang papa niyo? Tanong nito sa mga bata. Tumango lamang at bakas ang lungkot ang naging tugon ng kambal sa kanya. Habang nakikipag-usap si Zion sa mga bata ay hinayaan muna ng ina ni Fatima ang mga ito at pumasok sa loob ng bahay para makausap ang anak. Hinayaan niya munang mag-usap ang mag-aama. Fatima! Ano ka ba? Hindi ka dapat nagpapakita ng ganun sa mga bata! Bungad niya sa kanyang anak na umiiyak habang nagpupunas ng luha. Hindi ko lang po kasi mapigilan eh. Bakit po ba ganun? Tuwing nakikita ko po si Zion, nagkakahalo-halo itong nararamdaman ko. Gusto ko siyang paalisin at hindi na makita pa pero... Pero hindi mo siya kayang paalisin at burahin dyan sa puso't isipan mo. Pagpapatuloy ng kanyang ina, hindi na siya nakapagsalita pa dahil ganun na nga ang nararamdaman niya. Masama po ba ako? Tanong ni Fatima. Lumapit at niyakap naman siya ng ina habang hinahaplos ang likod nito. Anak, hindi ka masamang tao. Hindi kita pinalaking masama. Naiintindihan ko ang galit at pighating nararamdaman mo dahil sa ginawa ni Zion sa'yo. Pero, anak, kung dun mo lang paiikutin ang mundo mo kay Zion, eh walang mangyayari. Nangyari na ang nangyari kahit pa masakit.
Pero alam mo ba kung ano ang magandang nangyari sa kabila nun? Mas naging matatag ka at nabiyayaan ka pa ng dalawang anghel. Nabiyayaan ka ng dalawang batang palaging nandyan sa tabi mo at mahal na mahal ka. Paliwanag ng ina ni Fatima habang pinupunasan ang mga luha niya. Alam mo anak, hayaan mo ang mapait na nakaraan. Yang nararamdaman mo, alam kong mahal mo pa si Sayon pero nauunahan ka lang ng galit mo sa kanya. Kaya't ang mainam na paraan dyan ay bigyan siya ng tsansang makapagpaliwanag. Kung may tanong ka sa kanya, di itanong mo. Hayaan mong sagutin kanya nang may buong katapatan. Natatakot po ako na baka maulit po yung ginawa niya nun sa akin. Ayoko na pong maranasan yun. At ayoko pong maranasan ng mga anak kong maiiwan. Ngumiti ang ina ni Fatima sa kanya at binigyan siya ng isang makahulugang pagtingin. Makikita mo sa isang tao ang buong pusong pagbabago, Fatima. Hindi mo ba napapakinggan? Nagkakausap ang mag-aama mo. At sa pag-uusap nilang yon, pansin ko ang pagkasabik nila sa bawat isa. Sandali na lang ding nanahimik si Fatima at pinakinggan ang nag-uusap sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at marahang sumilip sa bintana. Nakikita niya sa pagkakataong yon na kinakausap ng mga anak niya ang kanilang hindi pa nakikilalang tunay na ama. Hindi pa po namin nakikilala si Papa hanggang ngayon eh. Opo, tsaka ang sabi sa amin ni Mama, matagal na raw pong patay ang Papa namin. Nakita ni Fatima na hindi umiimik si Zion. Kita rin niya ang reaksyon nito na tila may magkahalong lungkot at pagtataka. Von, Bonita, pumasok na kayo. Pagtawag ni Fatima, ngunit sa pagkakataong yun ay sa mas kalmadong paraan. Pasensya na po ah, saka na lang po tayo ulit mag-usap. Tinatawag na po kami ni Mama eh. Paalam ni Von saka pumasok na. Salamat po ulit sa regalo ninyo sa amin, Kuya. Hindi na naituloy ni Bonita ang sasabihin pa sana dahil hindi niya pa ito nakikilala sa pangalan. Zion. Ah, thank you po ulit, Kuya Zion. Masayang sambit ni Bonita bago pumasok. Nang makapasok ang dalawang bata ay siya namang paglabas ni Fatima at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Zion. Pasensya ka na kung bigla akong naparito ng walang paalam. Bungad ni Sayon sa kanya. Ano ba talagang kailangan mo? Mahinahon ngunit bakas ang galit na tanong ni Fatima rito. I want to apologize for everything I've done to you. At bakit mo pa kailangang humingi ng tawad sa akin? Hindi ka pa ba nakokontento? Kasal ka na, hindi ba? May asawa ka na at... Wala akong asawa. Hindi ko itinuloy ang inalok na kasal sa akin nun. Hindi makapaniwala si Fatima sa isinagot na yun sa kanya ni Zion. Ah, ano? Tanong nito. After kong makipaghiwalay sa'yo, hindi ko inaasahan na dadalhin ako ng pamilya ko sa States para sana dun ganapin ang kasal. Natuloy ako ron pero hindi ko itinuloy ang kasal dahil hindi kaya ng konsensya ko. Lumayas ako and I started to live on my own. I work hard, then came back here to find you after so many years. Believe me or not, I swear. I still love you, Fatima. Sa haba ng pagpapaliwanag ni Zion, ay hindi na nagawa pang umimik ni Fatima. Alam niya sa sarili niya na naniniwala siya kay Zion. And she still loves him. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Nakita kita noon nung birthday ni Jasmine na may kausap ka sa phone at pinuntahan sa restaurant yung babaeng yun. Nakita kita. Nakita kitang nilalandi mo siya. Pagdepensa naman ni Fatima. Ginawa ko lang yun. For the sake of obeying my parents. But for me, it wasn't. Please naman, Fatima. Maniwala ka naman sa akin. Totoo ang mga sinabi ko. Mahal na mahal kita. Sandaling hindi umimik si Fatima at tiningnan ang mata ni Zion. At paano naman ako makakasigurong mahal mo ko? Tanong niya rito. Gusto niyang masigurado ang pagmamahal na sinasabi ni Zion sa kanya. I will do everything for you, Fatima.
Kahit may mga anak ka na, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Just give me a chance to prove that I'm now a better person to you. Hindi na muna umimik bagkus ay nag-isip muna si Fatima sa sinabing yun sa kanya ni Zion. Pagbibigyan kita. Ipakita mo sa akin ang pruweba mo. Huling sambit ni Fatima bago niya tuluyang iniwan si Zion at pumasok sa loob. Samantala, tila nabuhayan ng pag-asa si Zion. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Totoo bang binibigyan na siya ng pagkakataon muli ni Fatima? Yun, Insan, you've got a chance. Prove to her. Mahina ngunit baka sa tono ng pananalita ng pinsan ni Zion ang sinabi nito sa kanya. I will not fail her. I will do everything to bring her love back. Dahil sa sinabing yun ni Fatima ay ginawa naman ni Zion ang lahat ng makakaya para muling maibalik ang tiwala ng dalaga sa kanya. Palagi niya itong dinadalaw at hindi nito kinakalimutan ang magdala ng regalo o di kaya'y mga paborito nito. Bakit po kayo nagkagalit ni Mama? Pansin po namin kasi ni Von na madalas siyang umiiyak then nagsasalita. Oo nga po, madalas din po niyang binabanggit yung pangalan niyo. Dugtong naman ni Von. Saglit ay hindi muna nakaimik si Zion dahil sa ibinuking ng dalawa. Alam niya sa isipan niya na mahal pa rin siya ni Fatima. Ngunit dahil sa kanyang nagawa, kaya't nagkakaganito siya. I did a very big mistake to your mom. I broke her heart and even her trust. Maikling pagpapaliwanag ni Zion sa mga bata. Eh bakit po? Choice niyo po ba yun? Tanong bigla ni Von. Sandaling hindi nagsalita si Zion at napaisip na tila hindi mga bata ang kausap niya. Ang mamature ng mga ito kung mag-isip. Yeah, you're right. Marami pa sanang nais itong sinap Von at Bonita nang agad naman silang mapalingon sa gawin ng kanilang ina nang tawagin sila nito. Von, Bonita, gawin niyo na muna yung assignments niyo. Bago kayo magpahinga, okay? Alas 7 na, may pasok pa kayo bukas. Saad ni Fatima sa mga ito. Walang ano-ano ay sumunod naman ang dalawang bata sa kanya kaya't ang tanging naiwan ay silang dalawa na lamang ni Zion. Mukhang nag-e-enjoy ka magpasikat sa dalawa kong anak ha. Sarkastikong tanong nito kay Zion. No, I'm just... Umuwi ka na, gabi na. Ituloy mo na lang ang pagdalaw mo siguro bukas. Akmang papasok pa lamang sa loob ng bahay si Fatima nang muling magsalita si Zion. Thank you, Fatima. Pagbungad ni Fatima ay di kalaunay nagbitaw ito ng isang sarkastikong ngiti. Huwag ka munang magpasalamat sa ngayon, Zion. Tanging sagot niya bago tuluyang pumasok na sa loob ng bahay. Bagaman masakit pa rin magsalita si Fatima ay batid naman ni Zion na may malaki siyang tsansa para muling maibalik ang pagmamahala nilang dalawa. Sa bawat araw at gabi, walang nalaktawan si Zion upang mabigyan ng satisfaction si Fatima. Ginagawa niya ang lahat upang makitang muli ang matatamis na ngiti nito. Alam niyo po, bagay po kayo ni Mama. Biglang sambit ni Bonita habang nakatitig sa naglulutong si Zion. Huh? Really? Eh, paano naman ang tatay mo? Tanong pa nito. Hindi naman po siya nagparamdam since then eh. Tsaka, wala naman pong masama kung kayo ang makatuluyan ni Mama. Bukod sa bagay po kayo, nararamdaman ko rin po na magiging mabuting tatay po kayo. Paliwanag pa nito. Will you call me dad once I marry your mom? Tanong ni Zion habang nakangiting hinihintay ang isasagot ni Bonita. Opo naman po, daddy. Tugon ni Bonita, sabay silang tumawa ni Zion. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, ay palihim namang nakatitig si Fatima sa mga ito. Ganun rin ang kanyang ina. Kung ano ang tuwa ng kanyang ina, ay siya namang pagkakaba ni Fatima. Nakikita mo ba anak? Ganyan ang magiging hitsura ng mga anak mo kapag nasa piling na nila ang ama nila. Hinarap ni Fatima ang ina at sinagot ito sa kanyang sinabi. Ano po bang ibig niyong sabihin, ma?
Nasasabihin ko na sa mga anak ko ang tungkol sa irresponsable nilang ama. Napailing na lang ang ina ni Fatima saka ito na upo. Anak, hahayaan mo na naman bang lamunin ka ng pait ng nakaraan? Kitang-kita mo naman ang pagbabago ni Zion, hindi ba? Hindi lang sa'yo dahil ipinapakita niya rin iyon maging sa dalawang bata. Kahit na hindi niya alam na siya ang totoong ama nila. Ma, yung bibig mo. Malalaman nila ang tungkol dyan pero hindi pa po sa ngayon. Maghahanap po ako ng tiyempo. Eh, kailan naman? Alam mo, pakiramdam ko malapit na nilang malaman ang katotohanan. Hindi ka ba natutuwa? Matutupad ang kahilingan ng mga anak mo na makita at makilala nila ang ama nila. Hindi na sinagot pa ni Fatima ang ina, bagkos ay muli niyang itinoon ang tingin kina Zion at Bonita na masaya pa rin nagkukwentuhan. Napag-isip-isip niya sa sarili kung kailan nga ba ang magandang tiyempo para masabi sa mga bata ang tungkol sa kanilang ama. Halo-halo ang nararamdaman ni Fatima. May halong sabik, pagmamahal, tuwa at kaba dahil alam niyang magagalit ang mga anak niya sa kanya sakaling magtapat siya. Gusto niyang takasan ang kaba at takot na nararamdaman niya ngunit alam niya rin na maaari na naman itong magdulot ng panibagong problema. Hindi niya alam ang gagawin. Matapos ang mga gawain ay pinasya ni Fatima na puntahan si Zion sa likuran ng bahay at abala sa pagsisibak naman ng kahoy. May dalang malamig na maiinom at munting merienda si Fatima at inilapag niya yun sa ibabaw ng mesa. Masyado ka namang maraming nasibak, itigil mo na yan, magpahinga ka na. Ayokong isipin mo na pinahihirapan kita. Seryosong saad ni Fatima na agad na nakapagbigay ng pukaw sa pansin ni Zion. Pinahihirapan? I don't see it like that. I see this as an opportunity instead. Nakangiting tugon ni Zion saka ininom ang malamig na maiinom habang nakatingin kay Fatima. Anong tinitingin-tingin mo? Ayusin mo muna yung sarili mo, then pagkatapos niyan, umuwi ka na. Bukas ka na lang ulit pumunta rito. Sabi ni Fatima at akmang aalis agad, ngunit nahinto naman ang marinig niyang nagsalita muli si Zion. Ayaw mo bang manatili na muna rito at mag-usap tayo? Yung normal na pag-uusap. Namiss kitang kausapin, Fatima. May kung anong kakaibang kiliting nararamdaman si Fatima nang marinig yun mula sa binata. At ano namang gusto mong pag-usapan natin? Kunwari seryosong tanong niya. Anything. Gusto kong maging komportable ka ulit sa akin. Maging komportable tayo sa isa't isa. Ang akala ni Zion ay aalis na si Fatima at babaliwalain ang sinabi niya. Ngunit hindi siya makapaniwala nang lumapit ito at naupo sa may di kalayuan. Then, make me comfortable again with you, Zion. Unti-unti na lang nagising si Fatima dahil hindi nito batid na nakatulog na nga pala siya. Ni hindi niya rin matandaan ang huling nangyari bago siya nakatulog. Nang humikab, umupo at uminat ito, ay sandali siyang napahinto nang makita kung sino ang kanyang katabi. Marahang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Zion na nasa tabi niya at mahimbing na natutulog. Kinabahan siya dahil iniisip na baka may nangyari sa kanila. Ngunit nang makita ng maamo nitong mukha ay napalitan yun ng kung anong nakakakiliting pakiramdam sa kalooban niya. Tinitigan ni Fatima ang mukha ni Zion. Hindi niya maitatanggi sa sarili na napakagwapo pa rin ito. Napangiti na lang si Fatima sa sarili. Hindi niya rin maitatanggi sa sarili na in love pa rin siya kay Zion. Marupok kung titingnan ngunit wala naman sigurong masama, lalo na't ang lalaking mamahalin niyang muli ay hindi na kasing irresponsable ng noon. Alam mo Zion, napakadaya mo. Halos ilugmok ko ang sarili ko at sumpain ka dahil sa ginawa mong pag-iiwan sa akin. Natural lang naman siguro na magalit ako dahil masinunod mo ang mga magulang mo, hindi pa. Pero bakit ganun? Bakit kahit gusto kong ilabas ang tindi ng galit ko, tumitiklo pa rin ako sa'yo? Tanong ni Fatima sa natutulog na binata. Marahan niya ring hinaplos ang buhok nito. Ngayon, ipinakita mo sa akin kung gaano kalaki ang pinagbago mo. Pinili mong iwanan ang pamilya mo para hanapin ako.
Pinili mong mamuhay na mag-isa para ipakita na hindi ka na nila hawak pa. Ngayon nakikita ko na ang ipinagbago mo, Zion. At natutuwa ko sa pagbabago mong yun. Napangiti sa sarili si Fatima. Hindi niya rin napigilan pa ang sarili na unti-unting ilapit ang muka sa muka ng binata. At dahan-dahan itong idinampi ang labi sa pisngi nito. Nang makakalas ay nanlaki na lang bigla ang mga mata niya nang makitang gising ito. Zion? Gulat niyang tanong. Hindi naman makapaniwala si Zion sa nakita. Did you just kiss me? May kailangan pa akong asikasuhin. Hindi na natuloy pa ni Fatima ang sasabihin nang mabilis siyang hilahin at halikan ni Zion sa kanyang labi. Hindi na niya nagawang pumalag sa bilis nito. I love you, Fatima. Sambit ni Zion ang yakapin niya ito. Mahal din kita, Zion. Tugon naman ni Fatima, ilang segundo lang ang nakalipas bago niya nagawang yakapin ng mahigpit ang binata. Ilang minuto ang nakalipas ay napagpasyahan munang umuwi ni Zion dala ang ganda at lawak ng kanyang pagkakangiti at kaagad niya itong ibinalita sa kanyang pinsan. Really? So ibig sabihin ba niyan magkakabalikan na kayo? Di makapaniwalang tanong nito. I guess so. Natapos mo na ang unang mission mo, Insan. It's time for the next mission. Saad naman ang pinsan ni Zion. Kaagad pumunta sa kanyang siled si Zion at kinuha ang pinaka-importanting bagay na pinakatatago niya. Ang isang maliit na box. Insan, ano pang hinihintay mo? Kung ako sa'yo, mag-set na ako ng dinner ngayon din at aayain ko na kaagad siyang magpakasal. Ito na yung chance mo, oh. Hindi na nagawa pang magsalita ni Zion dahil sa pangunguna ng tuwa sa kanyang katawan. Samantala, nang sumapit ang gabi, ay hindi na maalis ni Fatima ang ngiti dahil sa nararamdaman. Alam ko yung ganyang ngiti, anak. Bungad ng kanyang ina sa kanya. Ma, pinatawad ko na po si Zion at kami na po ulit. Napangiti na lang din ang napakalapad ang ina ni Fatima at saka siya nito nilapitan at niyakap ng mahigpit. Masayang masaya ako para sa'yo, anak. Sambit nito sa kanya. Ibig sabihin, ipagtatapat mo na ang katotohanan. Sandaling nawala ang pagkakangiti ni Fatima dahil sa isinambit na yun ng kanyang ina. Naalala niyang bigla na may inililihim pala siya kay Zion maging sa kanyang mga anak. Hindi po kaya masira ko tong pagkakataong to? Tanong ni Fatima sa ina. Bakit? May balak ka pa bang ilihim to, Fatima? Kung meron, hanggang kailan pa? Tanong naman ang kanyang ina pabalik sa kanya. Hindi na nakatugon pa si Fatima at naupo na lang sa isang bangkuan. Hindi ko lang po kasi alam kung ano ang magiging reaksyon ni Zion ng mga bata kung sakaling sabihin ko. Maaari na maging masaya sila para sa isa't isa, pero sa akin, siguradong magagalit sila sa akin. Paliwanag naman ni Fatima. Anak, alam kong natatakot ka, pero mas nakakatakot siguro kung ililihim mo ng ililihim yan hanggang sa hindi mo namamalayan na mas lalo mong binibigyan ng rason ang ginagawa mo. Hindi ba't mas lalong magaan kung ngayon pa lang sabihin mo na sa kanila? Hindi ka ba matutuwa na sa wakas mabubuo na ulit ang pamilya ninyo? Ikaw, si Zion, ang mga anak nyo, sina Bonita at Von. Tanong naman ang ina ni Fatima sa kanya. Mga anak namin? Bigla na lang napalingon sina Fatima at ang kanyang ina sa gawi kung saan ay merong nagsalita. Marahang nagulat at nanlaki ang mga mata nila nang makita roon si Zion sa may pintuan. Zion? What do you mean po na, mga anak namin ni Fatima? Are you referring to Bonita and Von? Tanong muli ni Zion. Iho! Hayaan mong ipaliwanag ni Fatima ang lahat sa'yo. Nilingunan saglit ni Fatima ang ina dahil sa kabang nararamdaman niya. Tila humihingi siya ng tulong ngunit binigyan lamang siya ng ina ng senyales sa mukha nito na tila
Ang ibig sabihin ay sabihin na niya ang katotohanan. Hinarap ni Fatima si Sayo na tila gustong malaman ang kasagutan. Hindi niya naman mapatin kung ano ang magiging reaksyon ng binata. Pero sinabi niya na rito ang katotohanan. Zion, may dapat kang malaman. Paninimula ni Fatima. Pero imbes na sagutin siya ni Zion, ay binato lamang siya nito ng tingin na tila nagtatanong. Muli ay hindi na naman nakaimik si Fatima kaya't nagtanong na si Zion sa kanya. Anong kailangan kong malaman? Huminga ng malalim si Fatima at hindi na namalayan na pumapatak na pala ang luha sa kanyang mga mata. Anak mo sina Von at Bonita. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Zion kay Fatima nang sabihin niya ito. Buntis ako nung gabing sinabi mong nakikipaghiwalay ka sa akin. Bala ko sanang sabihin sa'yo kaso nag-iba ka na nun eh. Lumuluhang pagpapaliwanag ni Fatima sa binata bago ito nagpatuloy. Binuhay ko silang dalawa at hindi na kita ginambala pa dahil alam kong masusunod ka sa mga magulang mo nun. Inilihim ko sa kanila na buhay ka pa. Ipinagkait ko sa kanila na makita ka dahil sa tindi ng galit ko sa'yo. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Zion dahil sa mga ipinaliwanag ni Fatima. Bagaman nakaramdam ng ganito ay mas nangunguna sa kanya ang pagsisisi. Naiintindihan ko. I was the one who made this happen. Kung hindi sana kita pinabayaan, hindi aabot na sa ganito. Pero ngayon, handa kong baguhin ang lahat, Zion. Sasabihin ko na sa mga bata ang katotohanan. Kasalanan ko to. Naging makasarili ako. Hindi ko inisip ang mararamdaman ng mga anak ko. Ayos lang po, Mama. Sabay-sabay na napalingon sina Zion at Fatima. Ganon din ang kanyang ina sa gawi kung saan nagsalita ang batang si Von. Nakita nila ang kambal na tila kanina pang nasa hagdan at nakikinig pala sa pinag-uusapan nila. Narinig po namin ang lahat. Pasensya na po kung hindi po namin napigilan. Hindi lang po kasi kami sanay na umiiyak si Mama ng ganito. Pagpapaliwanag naman ni Bonita. Hindi na natiis pa ni Zion na lumapit at mabilis na hinagkan ang dalawang bata habang umiiyak sa sobrang pananabik. Mga anak! Sambit niya sa mga ito. Papa! Ikaw po pala ang papa namin eh! Hindi rin napigilan pa ng dalawang bata ang maging emosyonal at niyakap ng mahigpit ang kanilang ama. Lumapit si Fatima sa mga ito at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa mga anak. Niyakap din niya ang mga ito. Mga anak, patawarin niyo si Mama ha. Naging makasarili ako sa inyo. Ipinagkait ko sa inyong pagmamahal ng isang ama na naging tanging pinakahihiling niyo. Patawarin niyo ako ha. Hindi na nakatugon pa ang dalawang bata dahil sa pag-iyak, kaya't niyakap nila ng mahigpit ang kanilang inang si Fatima. Imbis na makaramdam ng galit o tampo si Navon at Bonita, ay mas natuwa pa sila dahil sa wakas. Natupad na rin ang pinakahihiling na makita at makasama nila ang kanilang ama. Ilang minuto ang lumipas matapos ang kaganapan at revelasyon na yon, ay pinagpahinga ni Fatima ang dalawang bata. Nakatitig at hindi naman mapigilang hindi mapangiti dahil sa wakas ay natapos na rin ang pinakatatago niya sa mga anak niya. Hindi rin maipagkakaila ni Fatima na mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon. Hindi niya na nararamdaman pa ang bigat na dinadala niya noon dahil sa dinadamdam na galit at takot dahil sa kanyang lihim. Hinalikan niya ang mga ito sa kanilang mga noo bago niya sila iniwan. Pumunta siya sa gawi kung saan naroon si Zion at doon ay naupo sa tabi nito. Bakit hindi ka pa matulog? Gabi na? Tanong ni Fatima sa binata. Ganito palang pakiramdam ano? Hindi talaga ako makapaniwala. Saad ni Zion saka tiningnan si Fatima. Anong klaseng pakiramdam ba yung nasa loob mo? Saya, galak, tuwa. Basta, yung nakakaginhawa. Yung tipong wala ka nang dinadalang bigat sa puso. Tugon naman ni Zion. Ganyan din naman ako ngayon. Napakagaan sa pakiramdam.
Kung akala ko noon na sa pagtaka sa problema ang solusyon, nagkamali ako. Mas lalo lang palang bumigat ang problema. Pero ngayon na ipinagtapat ko na ang lahat sa'yo at sa mga anak natin, kakaibang sayang nararamdaman ko. Paliwanag naman ni Fatima sa binata. Hinawakan ni Sayon ang kamay ni Fatima at nginitian ito. Ipinapangako ko sa sarili ko na simula ngayon, hinding-hindi na kita iiwan, ganun din sa mga anak natin. I will love and protect you no matter what. Iingatan at mamahalin ko ang pamilya natin, Fatima. Pangako yan. Gusto na ulit na maiyak ni Fatima dahil sa labis na tuwa, ngunit mas pinili niyang yakapin si Zion. Labis-labis ang tuwang nararamdaman niya ngayon. Mahal na mahal kita, Zion. I love you more, Fatima. Nagulat na lamang si Fatima sa inaakalang akmang hahalikan siya ni Zion, ngunit imbis na yon ang nangyari ay lumuhod ito sa harapan niya at naglabas ng maliit na box mula sa kanyang bulsa. Zion? Hindi na nakapagsalita pa si Fatima nang buksan ni Zion ang maliit na box. Hindi siya makapaniwala sa nakikita at lalong-lalo na sa nararamdaman niya. Nakita na lang ni Fatima ang isang napakaganda at halos kumikinang na singsing. Fatima, will you marry me? Mas lalong hindi makapaniwala si Fatima sa tanong na yun ni Zion sa kanya. Para siyang nananaginip. Totoo bang naririnig niya? Inaaya siyang magpakasal ni Zion? Yes! Yes, Zion! Yes! Sagot niya at mabilis na hinagkan at hinalikan ang binata. Kinaumagahan, nang magsiparoon sa hapagkainan ng lahat para sa almusal, ay agad na may inihandang anunsyo si Fatima at Zion para sa pamilya. May announcement po kami for this morning. Masayang sabi ni Fatima matapos nilang magdasal para sa pagkain. Oh, anong anunsyo naman yan, anak? Magkakaroon na po ba kami ng panibagong kapatid? Tanong ni Bonita kaya't nagsipagtahimik ang lahat. Ano? Buntis ka na naman, anak? Tanong na naman ang ina ni Fatima. Nako, hindi po. Hindi po ako buntis. Ang bilis naman. Pagtatanggi naman ni Fatima bago siya sandaling tumahimik at muling nagsalita para sa anunsyo. Ang gusto po naming sabihin ni Zion ay, handa na po kaming magtatag ng sarili naming pamilya, ma. Marahang nanlaki ang mga mata ng ina ni Fatima dahil sa anunsyo niyang iyon. Ang ibig po naming sabihin is, we're getting married. Mas mabilis pa sa alas 4 nang mapasigaw sa gulat at saya ang dalawang bata, maging ang ina ni Fatima sa anunsyo nilang iyon ni Zion. Agad silang nagsipunta sa dalawa upang yakapin at i-congratulate ang mga ito. Sa wakas, magkakaroon na po tayo ng happy family! Masayang sambit ni Bonita habang pumapalakpak pa sa sobrang tuwa. Nang makapagplano ay agad na inasikaso na ni Fatima at Zion ang tungkol sa kanilang kasal. Naging busy man ang dalawa sa kabila nun, ay alam nilang kasiyahan ang magiging kapalit naman nun. Abalang kumakain si Fatima at Zion sa isang restaurant at masayang nagkukwentuhan nang biglang may tumunog ang cellphone ng binata. Inakala niya na ang kanyang pinsan ang tumatawag ngunit sandali niyang napahinto nang makita kung sino. Bakit? Anong problema? Tanong kaagad ni Fatima dahil sa pagkakita sa reaksyon ni Zion. My mom is calling me. Sagutin mo. What if they're trying to take me again? To ruin us? Hindi na ako makakapayag nun. You know what to do, Zion. And besides, she's still your mom. They are still your parents. Sandaling hindi umimik si Zion at huminga ng malalim. Ayaw niyang sagutin ang tawag pero dahil sa sinabi ni Fatima, ay ginawa niya yun. Hello, mom? Sambit niya nang sagutin niya ang tawag. Son! Zion! Iho! Where are you? I landed here in the Philippines and I went to our mansion but you weren't there. Saan ka tumutuloy, iho?
I'm here with Fatima. Bubuin ko ang pamilya ko sa kanya. Ayoko nang mahiwalay pa sa kanya. Tugon naman ni Zion. Walang narinig na alinmang pagrereklamo si Zion mula sa kabilang linya, kaya't nagtaka siya kung nasa linya pa ba ang kanyang ina. Hello? Tanong niya. You don't have to hide from me, Zion. Gusto kong magpakita sa inyo. Gusto kong makita ang mga apo ko. Hindi makapaniwala si Zion sa narinig niya mula sa ina. Paano nito nalaman na may anak siya kay Fatima? Akmang magtatanong siya nang biglang itinuloy naman ng kanyang ina ang pagpapaliwanag. Well, kung nagtataka ka kung sino ang nagsabi sa akin, walang iba kundi yung pinsan mo. Napakadaldal talaga. Zion, iho, nangangako akong hindi ako magiging magulo o manggugulo sa inyo. Gusto ko lang makita ang mga apo ko. Sandaling tinignan ni Zion si Fatima na tila naku-curious kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Di kalaunay sinagot ni Zion ang pakikipag-usap ng ina at pumayag ito. Don't be afraid, Fatima. I'm not here to ruin you with my son. I already accepted everything when his cousin told me about what happened. Hindi ko alam pero hindi ako pinatulog ng konsensya ko. And now that I already knew, I have two little angels from both of you. Hindi ako nagdalawang isip na bumalik ng Pinas para makita kayong lahat. I'm so sorry, Fatima. Please, forgive me. Napangiti na lang sa sarili si Fatima at di napigilang maluha. Hinaplos niya ang likuran ng ina ni Zion upang patahanin din ito. Wanna meet your grandchildren? Tanong naman ni Zion sa ina kasabay ang pangiti nito. Ilang minuto ang lumipas nang maihatid ni Zion at Fatima ang ina ng binata patungo sa bahay ng kanilang tinutuluyan upang makita nito ang kanyang mga apo. Halos maiyak sa kagalak ang kalooban ng ina ni Zion nang makita ang dalawang bata. Walang ano-ano nang lapitan at hagkan niya ang mga ito ng mahigpit habang naluluha. She's your lola. Tugon kaagad ni Zion dahil sa pansin ng pagtataka ng dalawang bata sa matandang babaeng yumakap sa kanila. Mga apo ko! Sambit ng ina ni Zion habang patuloy na lumuluha. Nang sumapit ang itinakdang araw ng kasal ni na Fatima at Zion, ay abala sila sa pag-aayos sa kani-kanilang mga sarili dahil hapon gaganapin ang seremonya ng kasal. Anak, napakaganda mo! Sambit ng ina ni Fatima nang makita ang ayos ng anak na mula sa isang stylist. Salamat, ma. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Totoo po ba talaga to? Tanong naman ni Fatima habang tinitingnan ang sarili sa refleksyon ng salamin. Totoo ang lahat ng ito, anak. Lahat ng mga bagay na to ay bunga ng pagiging tapat mo sa puso mo. Huminga ng malalim si Fatima at hinarap ang ina. Salamat, ma. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi mangyayari ang lahat ng to. Kung hindi ninyo ako tinuruan, siguro nagtanim na ako ng matinding sama ng loob. Pagpapasalamat niya rito. Walang anuman, anak. Bilang ina eh, ayaw kong nasasaktan o makasakit ka ng iba. Nagpapasalamat din ako sa'yo dahil nakikinig ka sa'kin at sa lahat ng payo ko sa'yo. Tugon naman ito. Hindi napigilan ni Fatima na yakapin ang ina. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Oh, tama na ang drama. Malapit nang magsimula ang seremonya. Lalabas na muna ako at pupuntahan ko ang mga apo ko, ha? Maghanda ka na, Fatima. Ngumiti at tumango na lamang si Fatima bago siya iniwan ang ina. Muli niyang tingnan ang refleksyon sa salamin upang makita ang kanyang ayos. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ng ganapin ang kasal ni Zion at Fatima. Iilan lamang ang dumalo na malalapit sa kanilang puso at hindi na nila inengrandihan pa ito. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya ay hindi napigilan ng dalawa ang maluha sa galak. Kakaiba ang tuwang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pakiramdam nila ay nasa himpapawid sila sa sobrang gaan at saya na kanilang nararamdaman.
Masaya silang nagdaos matapos ang seremonya sa simbahan. Samot-saring tugtugan at aliwan ang mga bisita at lahat ay sobrang saya. Lalong-lalo na sa binuong pamilya ni Zion at Fatima. 5 buwan din lang nang matapos ang kasal ay may bigla ang anunsyo si Fatima sa buong pamilya. Ano yon, anak? Fatima, iha? Why? Mama, nakakagulat ka naman po. What is it, love? Tiningnan ni Fatima ng isa-isa ang mga ito bago niya inilabas ang 6 na pregnancy test na mula sa kanyang bulsa. I'm pregnant! Napasigaw at napatalon sa tuwa ang buong pamilya sa inanunsyong yun ni Fatima. Sunod-sunod na pagbati, pagyakap at paghalik ang ginawa ng mga ito sa nagdadalang taong si Fatima. Tuwang-tuwa at hindi maipinta sa mukha ng mga ito ang sunod-sunod nilang natatanggap na biyaya.